Energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad kumano na, at isigaw mo. Same, same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Cheers, miss! Gabaglita! Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Uy, anong sasabihin mo? Ano? Yan! Isa magandang araw po sa inyong lahat. Happy Monday morning na naman. Good morning, Mare. Good morning sa iyo ng bonggang-bongga dahil nag-uulan-ulan na naman. Nako, eto. Toby, ipasok natin para marekomenda natin sa ating mga pangga. Oo. Ang napaka-dapat nating hindi nakakalimutan para matulungan ang ating pangangatawan at lumakas ang ating resistensya. Ah, ano ba meron dyan, Mare? At eto na ang MX3 capsules. So, ano ba meron sa MX3 capsule, well, Mare? Well, bukod sa ito ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay ito ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants benefits at anti-inflammatory properties. Ah, ito yung MX3 product, Mare, na dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Correct! Kaya nga naman, kagaya ng mga atletang Pilipino natin ngayon, hindi ka takataka kung bakit ina-awardan at tumatanggap sila ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo. Dahil alam mo bakit, Mare? Bakit? Dahil ito'y proudly Philippine-made! Kaya naman, Pangga, kung meron kang katanungan, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com. O di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-888-8693. O diba? Gaya yes! Na sinabi ko kanina, Mare, I'm so happy, I'm so... Kaya nga naka-Philippine team ako ngayon na t-shirt. Diba? Kasi nga naman, sobrang nakaka-proud ang mga nangyayari. Yes! Diba? Talagang nga naman, pero wag na natin patagalin pa dahil eto na ang... Chica! Diba? Talaga nga naman, hindi tayo matatakot sa hamon ng buhay bagkus tayo ay nagpupunyagi. Yes! Pero bago tayo tumungo sa exciting part, eto na muna ang ating mga kaganapan na sa loob at labas ng arena. O, diba? Dahil noong nakaraang Sabado po ay nagtungo ang Baklitas dyan sa may BGC Tagi kung saan nga naman kami ay nakabingwit ng AFAM. O, uy! Hindi ka bingwit! Hindi ka bingwit ng AFAM! Ang saya-saya. Alam baka mo ba? Sabihin nila naglandila kayo doon. Mga akla kayo. Oo, di ba? Pero eto na nga, dahil nakadao pang palad for the first time, di ba, Mare? Oo. NBA superstar na si Austin Reeves. Pakagwapo. In fairness. In fairness, di ba? Siya ang tinaguri ang Justin Bieber NBA. Na nakakaloka. Talaga nga naman, inilunsad na ng Arena Plus last Saturday. Si Austin Reeves bilang parte ng Arena Plus family. Official na endorser. Oo, na nakakaloka. At syempre, habang tayo ay umaattend doon, bukod sa libreng pagkain, charot. Oo, grabe naman tong tao na to. Thank you so much, Arena Plus, for the, alam mo yung invitation, dahil napag-alaman pala natin, second time na ni Austin Reeves dito sa Philippines. Yes. Dahil last year pala, kasama niya ang kanyang kupunan, ang Team USA. Nagtungo sila dito sa Pilipinas para mag-training ng mga kabataang Pinoy. Oh. When it comes to basketball, yun pala yung ginawa nila. Yes. Ng bonggang-bongga, na hindi sukat akalain ni Austin Reeves na muli siya magbabalik dito sa ating bansa. Hindi dahil sa atin. O, oh, diba? Hindi dahil sa mga akin. Harot! Kung hindi para din sa mga kabataang Pinoy na ever since nung umapak sila sa Pilipinas last year, yung mainit na pagtanggap sa kanila, even siya mismo na overwhelm. Diba? Na, kasi syempre sa bansa naman nila, iilan talaga yung mga iniidolo talaga na alam mo yun at hindi rin naman ganun kawarm. Hindi naman sinasabing ganun kawarm. Pero yung pagsuporta kasi,
Basta pagdating sa basketball, lalo ang mga Pilipino, yes, ay doon nila naramdaman yon, lalo pa daw ngayon. Oo. Diba? At saka Mari, kitang-kita mo sa kanya yung pagsuporta din niya sa mga ano, sa mga bagito na gustong makapasok sa ano, sa professional basketball. Correct, playing. Diba? Kasi Mari, nabigyan tayo ng pagkakataon na makapagtanong din kay Austin. Diba? Kasama ang ating mga kapatid sa pamamahayag at yun nga nasagot nga niya na wag sukuan ang inyong mga pangarap bagkus ay mag-training na mag-training upang nang sa ganun ay mapaghusayan natin na or ninyo dahil hindi naman magbabasketball ang baklang naka-heels na to. Paano? Diba? Diba? Sa inyong piniling sports. Diba? Pero yun na nga din, hindi ba? Nakakatuwa lang kay Austin Reeves, ano? Dahil syempre, since siya ay kilala na bilang, alam mo yun, basketball player in a professional division, diba? Ay talaga nga naman hindi niya pinagdamota ang kanyang talento, ang kanyang kaalaman pagdating sa basketball dahil matapos pala yung launching sa kanya ng Arena Plus bilang bagong endorso, Mare. Yes. May mga trainings din pala pa silang inatenanda para doon sa mga, alam mo yun, nangangarap na maging isang superstar din na tulad niya sa larangan ng basketball. Basta isa lang ang masasabi ko kay Austin, Mare. Oh, ano? Apakaganda ng sapatos mo. Ay, akala ko masasabi mo, ang sarap mo. Kalaro, oh, diba? Kala ko, oh, ang hindi, sarap mo, Pia. Ang sarap-sarap mong kausapa, Pia. Austin. Ang sarap-sarap mong, alam mo yun, makasama. Sige. Diba? Pero yun na nga, hindi ba? Ayan, syempre sa Arena Plus din, maraming salamat din sa pagkakataong ibinigay nyo. Ayan, sa Baklita sa Energy FM para makadaw pang palad at makapanayam din naman namin ng face-to-face ang bagong endorser ng Arena Plus na si Austin Reeves. At diba? Saka mga kapatid natin din ha, sa ano, sa pamamahayag na anil, naging bukas at nag ano nagpasa ng mikropono. Correct, 'di ba? Hindi nagmamawan. Oo, 'di ba? Yung mga ganung aspeto, 'di ba? Na nakakatuwa lalo pa 'di ba? Syempre sila USA team USA na sila, 'di ba? Pero hindi nila pinagdadamot sa ibang mga hindi lang naman sa atin, 'di ba? Yes. Pero syempre mas nakasentro dahil dito sila pumangalawang balik na sa ating bansa, 'di ba? Na nakakatuwang isipin na tumutulong din sila hindi lang basta sa mga alam mo 'yon na mga musmus pa lamang na mga alam mo yung kinakikitaan din naman nila ng potensyal lalo pat kung may kakayanan naman lalo pat sa larangan ng basketball, 'di ba? Correct. Na nakakaloka. Pero eto na, dahil sa Arena Plus din, Mare, gusto kong ipagpasalamat yun. Hindi ba? Dahil last June, naganap ang press launching din. Kung saan nga naman ang pagpapa-good luck nila na press conference na ginanap ng Arena Plus. Yes. Last June yan, para kay Carlos Yulo, ay nagpapasalamat kami dahil nagkaroon kami ng pagkakataon magkaroon ng picture with Carlos Yulo. Oh, anong balita kay Carlos Yulo? Na kung saan nga naman, back to back na nakakaloka na kabingwit ng golden, not bibe, but medalya. Mabuhay ka, Carlos Yulo! Diba? Dahil unang gold niya sa floor exercise finals kung saan nga naman na yung kasama niya pala doon, Mare, if I'm not mistaken, yung pinaka, yung first place ata or yung third place, ay yung second place, yun yung tumalo sa kanya doon sa Tokyo Olympics, Mare. Oh. Doon sa floor exercise yun na nakusan nga naman hindi pinalad si Carlos na makakuha ng medalya nung nakaraang Tokyo Olympics. Correct. Pero sa pagkakataon naman din ito, sa vault finals din kahapon, Mare, talagang nagpuyat ako, tinutukan ko, tinitigan ko at dinapitan ko. Diba? Ang mga manlalaro kung saan nga naman nakipagtunggali dito kay Carlos Yulo at talagang halos breathtaking talaga. Totoo pala yung pag nakatuto ka sa telebisyon at nung nag-gold medal siya, Mar, iba talaga yung feeling nang makamit niya ang pangalawang gintong medalya sa Paris Olympics. Nakakaloka. Diba? Alam mo, Mari, kasabay naman ng ano na pagkapanalo ni Carlos Yulo at pagpalakpak ng ating mga kapwa Pilipino dito sa Pilipinas ay nasasangkot, Mari, ang kanyang pangalan at ang kanyang ina sa kontrobersiya. Correct, hindi ba? Yes, dahil ngayon, Mari, nagtitrending ngayon sa X at sa iba pang social media platform ang issue di umano nitong si Carlos Yulo at ang kanyang ina sa pagitan ng kanilang pamilya
ang usapin tungkol sa kinita nitong sa si Carlos Yulo. At eto mare, nagbigay na nga ng opisyal na pahayag ang ina ni Carlos Yulo at nasabi nga niya dun sa kanyang pahayag na ngayon ay kumakalat sa social media na hindi naman niya daw ibinulsa yung naging kita ni Carlos Yulo. Pero ang usap-usapan ngayon mare ay ang hindi pagsuporta di umano ng kanyang ina kay Carlos Yulo. Bagkos ay mas sinusuportahan pa nga ng ina ni Carlos Yulo ang kupunana ng Japan. Correct, hindi ba? Sa mga post nga niya at kung saan nga naman nagiging kontrobersiya yan, hindi ba? Na kung saan nga naman tatlo sa mga anak lamang niya, ang kanyang alam mo yun, ina-acknowledge. Itong si Joriel Jell, si Carl at si Eliza, ang kanyang mga laging pinupuri sa kanyang mga post, ba? Diba? Kaya nga naman nagtaka na ang mga tao kung ano nga ba ang nangyayari sa pamilya ni Carlos Yulo at sa mismong two-time gold medalist. Nako, diba? Dapat magbati-bati na sila, mare, kasi kung mapapakinggan mo, mare, yung naibalita ni DJ Lindsay kanina sa kanyang programa, makakatanggap ng limpak-limpak na pera. Diba? Itong si Carlos Yulo, at hindi lang yun, may mga pakondo pa dyan sa McKinley. Diba? Sa may BGC Taguig na kung saan nga naman ang bonggang-bongga. Alam mo, Mari, nakakaloka lang dito. Hindi pa man din natatanggap ni Yulo. Yung ibang mga netizen. Kiniklaim na? Hindi. Nag-compute na ng tax na babayaran. Grabe naman! Baka pwede namang wag na nating buwisan ito si Carlos Yulo. Diba? Na nakakaloka. Pero yun na nga, hindi ba? Ang dami talagang makakamit. Tingin mo, Mari, kung tayo ang tatanungin, kung ikaw ang tatanungin, deserve ba ni Carlos Yulo ang tax exemption sa kikitain niya? Well, sa lahat naman po ng mga atleta ang tumanggap na rin ng kanilang panalo, mare, parang lahat naman yun talaga. It's dumaan sa pagkuha yata ng tax. Ah, ganun ba? May tax talaga siya. Kahit na isa kang bayani ng ating bansa. Uy, even si si Senator Manny Pacquiao, yung mga panalo niya, may tax din pag uwi dito sa Pilipinas. But anyway, ano naman na nakakaloka. Oo, ikinagagalak nating ibalita. Correct. Diba? Congratulations sa'yo, Carlos Yulo. Ayan. Yes. Mabuhay ka. Naku, aabangan natin, Mare. Baka may pa-victory party ang Arena Plus. Diba? Ang tabayanan namin yan. Kaya sa Arena Plus, ang tabayanan nyo kami dahil talagang ilagay nyo na po ang pangalan ng Baklitas at ng Energy FM. Yes. Para sa pa-victory party nitong si Carlos Yulo sa kanyang pag-uwi mula sa 2024. Talagang siguradong. Yes, talaga. I'm claiming it. Diba, Sir Dex? Sir John! Baka naman, diba? Well, anyway, siyan po muna ang ating Chika sa Arena! Matid sa atin yan ang Arena Plus Astig sa Sports! And so, we're back. So, eto na nga, nakakaloka. Yaman lang din naman at napag-usapan na rin naman ang tungkol dito, hindi ba? Sa nangyayaring gulo sa pagitan ngayon ng pamilya ni Carlos Yulo at ng mismong atleta ngayon na nagpupunyagi dahil sa kanyang pagkapanalo dito sa 2024 Paris Olympics. Yes. Pero, Mari, hindi natitigil ang mga chismosang kapitbahay. Yokit! Alam mo ba, andun lang yung sirkulo eh. Andun lang yung issue. Dito sa nanay niyang si Angelica Yulo at si Carlos Yulo. Dahil na Dawit ang pangalan na naman ni Mami Divine. Bakit? Bakit? Naman yung kailangan isausaw ang pangalan ni Mami Divine na nananahimik sa kanyang subdivision? Bakit yung sinasausaw si Mami Divine? Na nananahimik sa kanyang subdivision na ayaw nga magpapasok? Daw! Uy, magdaw ka naman. Uy, sabi yun ng guardia doon nila. Yung guardian tumatanggap daw ng pagkain. Hindi tinatanggap. Oo. Diba? Pero eto na nga. Kasi nga parang sabi ng ilan, Marce, hindi ba? Dahil nga syempre sa usaping pera, diba? At pagka, alam mo yun, syempre naringgan na at kumakalat nga all over social media ang naging pahayag nitong ina ni Carlos Yulo na si Angelica Pukis Yulo na kung saan nga naman siya ay nagkaklaro sa mga usaping inuugnay sa kanila na merong, alam mo yun, na ito'y issue sa pera, nakakalungkot. Taray ng pagkakakulot ni Mami, ha? Diba? Parang ang bongga-bongga ng kulot. The cold wave, ha? Pagod. Panalo yung hair color. Fairness, ha, Mami? Nakabala yan. Oo, diba? Na nakakaloka itiyas. Pero, hindi ba? Sabi nga ng ilan natin mga kababayan, nakakalungkot isipin, na kung kailan ba naman
naman nagbubunyi si Carlos Yulo sa kanyang pagkapanalo ay ito pa, ngayon pa puputok tong issue na ito na may kinalaman, alam mo yun, sa perang usapin yan. Pero hindi, kaklaruhin lang muna natin bakit nga ba naiugnay ito kay Mami Divine. Bakit nga ba, Mare? Kasi nga naman kung matatandaan daw, sabi ng mga chismosang kapitbahay natin, hindi ba nung mga panahon na yun ay parang si Mami Divine ang tumatayong parang manager, taga-ingat yaman nitong si Sarah Geronimo during her talagang, alam mo yun, kasagsagan days na talagang pumapalo talaga ng paldo-paldo. Kasikatan era. Oo. Well, sikat pa rin naman si Sarah. Sikat pa rin siya, di ba? Oo. Pero sabi nga ng ilan, ay, hindi na lalayo ang istorya kina Sarah G at Mami Divine. Ay, hindi lang siya, Mare. Angelica. May isa pa na idinadawit. Nanay ni Charisse Pimpengo. Oo nga. Bakit? Di ba? Ano? Parang sabi tuloy ng mga utawnes, ang pangalan po ng nanay ni Carlos Yulo ay Angelica at hindi po Divine. At hindi rin, ano nga? Raquel. Oh, hindi rin Raquel. At hindi ako si Raquel. Na nakakaloka, di ba? Kasi nga naman, the way na mga kumakalat ng mga impormasyon na ito ngayon, sana naman daw ay bigyan muna natin ng respeto ang bawat pamilya dahil wala naman din po nakakaalam ng tungkol dito sa usapin, lalo pat pagdating dito sa pera. Pero mariing itinanggi ng ina mismo ni Carlos Yulo sumabit. Si Carlos Yulo. Sumabit sa dal-dal all around. Ka, sumabit. Sumabit sa all around. O, di ba? Pero binawi sa dulo. Nakadalawang medalya. Pero eto na, di ba? Ay, marin niyang itinanggi na ginagalaw niya ang pera ng kanyang anak. Bagkus, alam mo yon, kanyang isinambulat sa isang interview na very intact pa nga daw yung balance niyang 11 million pesos sa banko. Laki, ano? Day. Diba, sabi tuloy ng iba natin mga chismos ang kapitbahay. Tama ba yung narinig namin na merong isinambulat na 11 milyong pera itong si Carlos Yulo? Sabi ng mga chismos ang kapitbahay namin. Hindi ba parang binigyan ng idea nung nanay ni Carlos ang PIR para questionin siya na parang tipong bakit may mga ganito ka ikaw ba? Parang binigyan mo ng idea na para siya ay questionin ng Bureau of Internal Revenue. Diba? Eh, maiinit ang mga mata ng ating BIR, lalo pat sa ganyan. Lalo pat dito sa paparating niyang pera, Mare. Diba? Dalawang gintong medalya, 20 million. Eh kasi nga naman, parang nagsiselos yata yung nanay ni Yulo. Doon sa girlfriend. Uy, alam mo, in fairness, ito yung gusto kong linawin, Mare. Dahil na-meet ko din naman ng personal itong girlfriend niya nung last June lang. Last June, nung press con nga ng Arena Plaza. Anong nangyari? Mare, napakabait na bata. Pero kasi, Mare, hindi din natin alam kung paano ba ang naging relasyon ng mga to. Ano sa bagay? Diba? Kasi yun, na-meet mo lang ng isang araw. Itong nanay ni Carlos. Nanay ni Carlos, kilala niya. So ano kaya ang misteryo? Misteryo, 'di ba? Bakit init na init tong nanay ni Carlos Yulo doon sa girlfriend? Well, alam mo 'yun, akin din na pagsaliksikan, Mare, 'di ba? Nang pumutok na ang balitang ito, dahil bukod lang naman doon sa nakita ko naman yung bata hindi mo makikita kasi ng luho yung girlfriend na. Kahit masabihin mo na tipong baka kasi na be-brainwash si Yulo, ganun. Parang ganun ang mga datingan ng mga tao ngayon. Yes. Na baka may sinasabi yung girlfriend. Parang sa nakikita ko naman wala kasi napakasimple nung girlfriend, 'di ba? Tapos parang alam mo 'yung napag-alaman ko nang galing sa mayamang pamilya yung babae. May construction firm sila, Mare. 'Di ba? Galing sa mayaman. Mm-hmm. So, I don't think na pera ang pinag-involve, pero ayon sa akin pagsasaliksik, Mare, nagkaroon pala ng pagkatalo yung mag-ina last 2013 pa. Matagal-tagal na. Nung simula pa lang daw na kumukuha ng allowance itong si Carlos Yulo sa Philippine Sports Committee. Actually, ibinulalas nga ng kanyang nanay na nagsimula, alam mo, dinitali talaga nung nanay, naloka ako. Nagsimula daw kasi yung allowance ni Yulo sa 5,000 hanggang sa nag 8,000 hanggang sa nag 10,000. Matapos nga itong nag-qualify, tumaas lang daw pala yung kanyang allowance sa tinatanggap mula sa Philippine Sports
Committee oh. ay nung nag-qualify siya nung 2020, which is yung sa Japan Olympics. Mm-hmm. Diba? Although marami naman din siya talagang mga ano, tinanggap. Yung perang kanyang ano, yung kanyang tinanggap, yung 11 million pesos yata, is galing sa 2021 World Championship. Mm-hmm. Incentives niya yun. Yes. Na, maring sinasabi ng kanyang ina na hindi niya yun ginalaw at intact. Bagkus sinamahan pa nga daw niya si Carlos para i-update yung kanyang account dahil inilipat nga mula sa kanilang pangangalaga sa personal na account ni Carlos Yulo. Mm. Diba? So yun yung ba yung sinasabi ng nanay niya na isisurrender niya yung credit card? Hindi. Yun yung inano niya, Mare. Kumaga parang siguro sa aspeto ng sinabing nagalaw yung pera, dun daw yun pala. Kasi parang meron kang ano eh. Parang ibibigay mo yun sa banko para makasecure ka ng credit card. Kumaga parang bond. Eto, Mare, in general ito, ano, opinion ko lang naman. Ano, ang anak ay hindi ginagawang investment. Oh, totoo naman. Kung tutulong ang anak, tutulong. Correct. Huwag gawing investment. Kasi una sa lahat, hindi ka nag-anak upang nang sa ganun ay bubuhay sa'yo pagdating ng araw. Correct. Diba, kawawa naman yung mga susunod. Diba, mas maganda siguro na, diba, ito in general, lahat totoo ng naman. Ano, eh putulin ang sumpa ng pagtulong ng sapilitan sa pamilya. Diba, siguro mas maganda na habang bata ka pa, magtrabaho ka na upang nang sa ganun, pagtanda mo, hindi ka aasa sa mga anak mo. Correct. Maging diba? Independent. Oo. Independent. Kasi, di ba, very, yung Western, ano, Western culture na ganun, actually maganda yun eh. Yung pagiging independent. Oo. Ano? Normal sa ating mga Pilipino, ang pagiging matulungin sa pamilya. Pero, isa rin yan sa dahilan kung bakit marami sa mga kababayan natin ang hindi nakakausad dahil sa tulong ng tulong sa pamilya. Actually, hindi ba? Yan lang diba? Naman yung nakaugalian. Pero hindi naman na maaalis kasi yan, Mari, sa Philippine culture eh. Kung baga Filipino culture na talaga yan. Pero pwedeng baguhin. Correct, hindi ba? Na siguro na dahil lang dito sa mga natatanggap na mga kung ano man. Kasi may mga chika, Mari, na ano, eto, balik tayo kay Yulo, ano. May mga chika na di umano yung nagpa-renovate daw itong ano, nanay ni, ano, nagpagawa daw ng bahay itong nanay ni Yulo. Parang tas, ano naman, nung in-interview sila, Mari, parang walang improvement yung bahay. Hindi. Hindi natin nakikita kung ano yung lahat, di ba? Hindi naman nag-house tour eh. Ay, well, sa bagay. Diba? Pero kasi hindi daw alam ni Carlos Yulo yun eh. Ay, yung talaga? Pagpaparenovate. Tapos, sinabi pa dun ng nanay niya, hindi nga maganda yung ano eh, hindi nga maganda yung pagkakabitaw ng pahayag ng kanyang ina dahil ang sabi niya dun, yung nagalaw namin na pera niya, hindi naman aaray yung kanyang bulsa. Ay. Pero mali pa din, di ba, Mar? So, ibig sabihin lang nun, dun pa lang sa kanyang statement dun sa ina, may pag-amin na nagalaw nga. Kaya nga naman umalma, totoo naman din kasi yun, di ba? Pwede naman siguro kasi, Mari, sa aspeto na yun na pwedeng antayin na lang dahil babahagian naman kayo dahil kapamilya kayo, hindi ba? Correct. Pero kasi ang hirap lang na ganun, kasi parang ang hirap mag-celebrate sa mga ganitong panahon, lalo pat pa-uwi siya, na ang lahat ay nagiging masaya, tapos biglang puputok yung ganito. Tsaka masakit yun, Mari, ah, na habang ikay nakikipaglaban para sa ating bansa, yung iyong ina na dapat ay sinusuporta. Hindi mo makita sa ano sa crowd or hindi mo man lang makita na sinusuportahan ka, masakit yun. Correct. At Mare, Ang bukod tangi talagang pinalakpakan ng mga tao dahil sa mga posts, itong kanyang ama na si Mark Andrew Yulo na bukod tanging nagpahatid ng good luck message para sa anak. Na kung saan nag-reply din ang kanyang anak agad para sa kanyang ama na kaya natin, parang ganon. Correct. Kaya natin to, go tayo, parang ganon. Oo, parang diba? Go for the gold yata, parang diba? Ganun. Yung mga ganong aspeto. Na, yung mga ganon, Mare, nakakagaan ng kalooban, no? Yung, true. Ano, bring home the bacon, ganyan. Diba? The hot dog and the tocino. Oh. Iuwi mo yung Pampangas and best. And don't forget the bread. Ipapalaman ang bread sa bacon at sa hot dog. Dahil sa hot dog, di ba? Na nakakaloka. Or the yeng. Bring home the yeng. Yeng for tocino. Natalo yung isang ano, taga France ba yun? Oo. Di ba? Yung sa poll. I think isang kuponan din. Yung sumabit. Kita ko yun. Pero at least, di ba? Napatunayan nila na sa kanilang bansa, di ba? They are a huge yes. fans. At saka may mga hotel doon na ang pangalan ay Dakota Harrison Plaza. Nakakaloka. Nang dahil sa noches, pinatalo ka ng Notables.
At yan muna ang kabuuan ng ating balita ngayong araw ng Lunes. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ay, kami pa yung magbabalik pa. Ako po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo.